Good evening, church. Welcome to JSMC Family, Jesus Salvation to All Men Church. Tonight, we will hear and study the Word of God. And for this month, our theme is Freedom from Comfort Zone. And our subtopic for tonight is Life Begins Outside of Your Comfort Zone. Let us read our Bible from the book of 2 Thessalonians chapter 3, verses 9 to 13, in King James Version. You have your Bible with you. Please read with me. Again, 2 Thessalonians chapter 3, verses 9 to 13. Not because we are not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walked among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now with them there are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. But ye, brethren, be not weary in well-doing. Let us read our Bible also in Tagalog version. Magandang balita, Biblia. Buksan po natin sa Kalawang Tesalonika, Kapitulo 3, talatang 9 hanggang 13. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuturo namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may mga ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit namin iniuutos sa mga taong ito na sila ay maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Salamat po sa mga salitang ito na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan at mapagpala sa aming buhay, kami lumuluhog at lumalapit sa iyo ngayong gabi at humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming kakulangan, kamalian at kasalanan. At sa pagkakataong kami nagkakamali, salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin. At ang mga salita'y kalakip nito, ang pagtutuwid sa amin pong mga likunggawi. Salamat po sa iyong pangunguna, pagkalooban niyo po kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa iyong mga salita. At upang matalima namin ito ng buong puso at mayroong kagalakan. Ang iyong banal na Espiritu Santo ang maghari sa aming puso at buhay ngayong gabi. Samahan niyo po kami sa bawat tahanan na nakatunghay sa aming pong stream yard na ito. Ikaw po ang manguna at mangusap sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyong mga salita na aming pong mapapakinggan ngayong gabi. Ang iyong kapahayagan, ang ipagkalog mo po sa iyong abang lingkod na aking pong ibabahagi sa aking pong mga kapatid. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody say Amen. Once again, good evening to everyone. Welcome to our Friday devotional message. Tonight, we will discuss and study the life begins outside of your comfort zone. Ilang beses na po itong binabanggit sa bawat sermon ng maraming lingkod ng Diyos. Ano ba itong comfort zone na ito? Sa akin pong introduction, meron pong isang quotation na napakahalaga po nating pagnilay-nilayan. Ano pong sabi? A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. I know that you will agree with me with this quotation. This is by John Asaraf. Binanggit niya na ang comfort zone ay isang napakagandang lugar, napakagandang panahanan, pero wala daw ditong
lumalago. Ibig sabihin ba na ang bagay na ito ay ating pansinin? No? Nagkaroon kami ng konting sharing ng aking pong isang anak na napakabait at nagkaroon ako ng katanungan sa kanya na dito sa atin pong topic na ito ay meron pang isang katanungan na sumagi sa aking kaisipan at gayon din sa kanyang kaisipan. Ang tanong na ito, kasi sabi, life begins outside your comfort zone. Ayaw ba ng Diyos na maging komportable ka sa buhay? Ibig ba sabihin kung kailangan mo daw lumabas doon sa comfort zone mo kasi doon mag-uumpisa ang buhay, ang totoong buhay, ang realidad ng buhay. Ibig sabihin ba ayaw ng Diyos na ikaw ay maging komportable? Ayaw ba ng Diyos na maging maginhawa ka? Ayaw ba ng Diyos na maging masaya ka? Ayaw ba ng Diyos na ikaw ay kung nasa maganda yung kalagayan mo ngayon, masarap yung buhay mo ngayon, marangyay yung buhay mo ngayon, ayaw ba ng Diyos na ikaw ay manatili dito? Pwede po kayong mag-comment diyan sa chat box po natin sa ibaba. Ayaw ba ng Diyos na tayo ay manatili doon sa maganda nating buhay? Bakit kailangan nating lumabas na sa ating comfort zone? No? Kung ikaw ngayon ay malakas, wala kang karamdaman, maayos ang buhay mo ngayon, ayaw ba ng Diyos yun para sa iyo at para sa akin? Marahil lang ang sasagot ninyo ay hindi. Bakit tayo hindi ang sagot? Bakit? Bakit napakahalaga nito na ang sabi kasi kanina sa ating introduction, maganda itong comfort zone na ito. Masaya. Oh? Beautiful place. Happy place. Pero bakit nais ang Diyos na lumabas ka doon? Samantalang okay ka naman doon. Di po ba? Okay ang buhay mo doon. Maligaya ka doon sa buhay mo, sa ginagalawan mo. Pero ang sabi, nothing ever grows there. Bakit kaya? Ano ba ibig sabihin ng comfort zone? Tingnan po natin sa next slide natin. What is your comfort zone? Ayon po sa Oxford Learner's Dictionary, defines the comfort zone as a place or situation in which you feel safe or comfortable, especially when you choose to stay in this situation instead of trying to work harder or achieve more. Kung sa binasa natin, kasi po, pag nag-stay ka doon sa nakasanayan mo na at nandoon ka pa rin sa kalagayan mo ngayon na okay na, okay lang, okay na to, tama na to, nagiging tamad ang tao, di po ba sabi dito? Ayaw ng Diyos na tayo maging tamad. Ayaw, sabi kasi ayaw marami, kaya isinulat ito eh, itong Second Thessalonians sa mga mananampalataya ng usap, no? Si Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica na nakita niya na maraming Kristiyano na okay na lang sila doon sa kanilang kalagayan. No? Komportable na sila doon sa kanilang pagiging Kristiyano. Ayaw na nilang mag-exceed, ayaw na nilang mag-excel, ayaw na nilang mag-grow. Kasi sabi, nothing grow kapag ka nandun ka pa rin sa comfort zone mo. Maraming nagiging tamad, maraming nagiging chismosa, nagiging pakialamera. Yun ang yung ginamit niya dito, matindi, no? O, nangusap siya doon sa mga Kristiyano doon kasi ayaw ng Diyos na tayo ay mag-stick lang doon. Kung mag-excel ka at ang kalooban ng Diyos ay mas higit pa doon sa nararanasan mo ngayon, di po ba? Na minsan akala natin, ang tingin natin, okay na to, maganda na to, successful na ako, okay na ako, masaya na ako, okay na ako sa love life ko, okay na ako sa partner ko, okay na ako sa work ko. Pero hindi natin alam na doon sa pag-stay natin na yun, merong tayong hindi pa na-achieve. Meron pa tayong hindi napupuntahan o nagagawa na masigit pa na maganda doon sa nararanasan mo ngayon. O, tingnan nyo po yung illustration po dito para mas madali po nating maintindihan. Meron pa ako ditong illustration. Yan. O, tingnan nyo po. Doon sa circle, nasa gitna yung ikaw. May tao po, di ba, ikaw yon. At yung comfort zone mo, yung friends, yung same office, yung same
same beliefs, your family, same job, same habits, nandun yung comfort zone mo. Pero outside your comfort zone, makita nyo, nandun yung opportunities, acceleration nito po yung happiness, yung wealth, nandoon, nandun yung success. So kung ikaw nasa comfort zone mo, yung opportunities nawawala, yung wealth, hindi mo makakamtan kasi sabi, okay na ako dito sa work ko. Samantalang meron ka namang work na alam mo na mas ibe-bless ka doon. Pero dahil okay ka na dito sa comfort zone mo, kinukulong mo na lang yung sarili mo, kinakwarantin mo na lang yung sarili mo. No? So, na kapag pala, ikaw ay nasa loob ng comfort zone, hindi mo ma-attain yung opportunities, acceleration, yung wealth, at saka po yung success. So you have to go out from your comfort zone. Here, there are five huge benefits of stepping out of your comfort zone. Ito po ang mangyayari kapag ikaw ay lumabas. Number one, let me read. Your real life is out there waiting for you. So sa labas po, doon sa kaninang illustration, nandun yung totoong buhay eh. Kapag hindi ka natutong mag-explore, marami kang maiiwanan at makakaligtaan. Excuse me, paano po yun? Your real life exists beyond the bubble of your personal thoughts. Andun ka lang kung ano yung iniisip mo, your feelings, your beliefs. Your real life is the sum total of all your experiences, not just the ones you're comfortable with. Totoo po yun. Ang totoong buhay mo, na akala mo, inaakala mo, iniisip mo na ito na yung binigay, yung kinakalagyan mo ngayon, ito na yung totoong buhay mo. Ito na yung totoong mong ministry. Na biyan pala doon, eh meron pang pinagagawa sa'yo. For example, kung ikaw ay instrumentalist, kung ikaw ay guitarist sa isang church, okay ka na doon. Masaya ka na doon na nagmi-minister ka sa Panginoon. Pero hindi ka nag-go beyond doon sa iba pang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Kasi okay na sa akin to. Tumutugtog naman ako sa church. Every Sunday, masaya naman ako na nagsiserve ako kay Lord. Amen. Okay po yun. Glory to God na ginagawa mo yan para sa Panginoon. Pero kung meron pang ibang bagay na hindi lang naman yung pagtugtog ng gitara, yung ministeryo mo. Pero dahil okay ka na doon, masaya ka na doon, eh hindi mo na bibigyan ng pansin yung iba pang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon kung meron man. Di po ba? So ang real life, ito yung pinagsama-sama, sabi, total of all your experiences. Hindi lang doon sa iniisip mo, nararamdaman mo at paniniwala mo, kundi ito yung pinagsama-samang karanasan mo simula nung nakakilala ka sa Panginoon hanggang ngayon, no? Na meron kang paglago kapag ka hindi ka lang nag-i-stay doon sa isang lugar na kung saan komportable ka. According to Matthew chapter 10 verse 39, let me read it. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Amen. Tama po yun. Ikaw na nag-aanap ng buhay, ay ikay mawawala nito. Eh bakit ganun? Kasi nga, ang iniintindi natin sa sarili natin, sa buhay natin, ang tinitingnan lang natin, eh yung buhay natin ngayon. Eh paano yun sa mga darating na pagkakataon, panahon? Ang totoong buhay, hindi yung naging Kristiyano ka, matagal ka na sa church, matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon, pero yun pa rin yung iyong paniniwala at pananaw sa buhay. No? Lalawakan po natin at lalaliman yung ating paglilingkod sa Panginoon. No? Na hindi may time tayo na nanghihina, may time tayo na malakas, may time tayo na masaya, may time tayo na malungkot, may time tayo nagkakamali tayo, pero babalik pa rin tayo doon sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Number two, challenging yourself pushes you to deep into the end you
utilize your personal store and untapped knowledge and resources. What does it mean? You have no idea what you're made of unless until you venture outside of your own familiar world. Ang sabi po sa Isaiah 41 verse 13, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Ito po, nabanggit po ito nung Sunday ni Bishop Dante Apostol patungkol sa takot. Minsan kaya hindi tayo nakakalabas sa ating comfort zone, kalimitan po, eh nandoon yung fear natin. Eh kasi baka magkamali ako. Eh kasi baka ganito. Eh baka kasi mapahiya ako. Eh baka kasi kulang. Baka kasi hindi ko kaya. Baka kasi hindi ako maganda. Baka kasi hindi ko kayang sabihin. Baka kasi hindi ko kayang tumayo at magkamali ako. Baka kasi pag humingi ako ng tawad sa kanya, baka hindi niya ako patawarin. Pero sinasabi ng Diyos, humingi ka ng tawad. No? Ang dami nating baka, ang dami nating fears na kinakain na tayo ng fear na ito. Kaya nag-stay na lang tayo dun sa kinalalagyan natin. Ayaw nating mag-step out. Para din sa isang papasok sa trabaho, naku, gusto kong mag-apply, pero parang ayaw kong mag-apply ng trabahong ito. Pero gusto ko sana, kaya lang baka hindi ako tanggapin. Ang tanong, nag-apply ka ba? Eh nasa isip mo, hindi ako tatanggapin. Huh? Paano ka tatanggapin? Hindi ka naman nag-a-apply. So, ganon. No? Nagkakaroon tayo ng fear doon sa, nagkakaroon tayo ng takot doon sa hindi pa natin hinahakbangan. No, mga kapatid? Number three, taking risks regardless of their outcome and our growth experiences. Again, taking risk. Kagaya ng sinasabi ko kanila, kailangan mong hakbangan. Taking risk. No? Subukan mo. Gawin mo. O, kung mabigo ka man dun sa ginawa mo, at least na-experience mo, ginawa mo at naalis yung takot mo. Dun mag-uumpisa yung growth na sinasabi. Yung growth experiences. Diba? Parang sa amin lang, sa pag-check ng papel ng bata, kung walang sagot, paano mo malalaman? Diba? O, lahat walang sagot. Huh? So, even if you make mistakes or don't forget it right the first time, those become experiences you can tap into the future. Or in the future, the reality is no such thing as fail if you get something out of the experiences. And just so you know, fail is, ire-reframe natin yung salitang fail, F-A-I-L, ire-reframe natin, meaning first attempt in learning. Oh. So, ibig sabihin, ang fail, hindi talaga siya ibig sabihin pagkabigo. Kasi di ba, ano ba ibig sabihin ng salitang fail? Sige po, type nyo po dyan. Anong ibig sabihin ng fail? Yung pagkakaunawa natin, pag sinabi, oh, failed ako. Diba yung estudyante, pagka hindi nakapagpasa ng module or nung nag-face-to-face pa, pag estudyante hindi nakakasagot, hindi lagi pumapasok, no? Sa, hindi sumasali sa talakayan, wala mga assignments. Oh, tapos pag tinanong ng teacher, hindi sumasagot, ang gulo pa sa room. So nagkakaroon siya ng failing grades, di po ba? So nagiging failed siya. Kagaya po sa amin, failed dahil walang face-to-face, walang... Opo. Sige po, mamaya po natin babalikan yan. So, pag sinabing fail, di po ba bagsak o bigo? Sa estudyante, yung pinaka-term ng failed ay bagsak. Or another term ng Tagalog ay pagkabigo o bigo. Di po ba yun ang pagkakaintindi natin? Yung hindi natin... hindi tayo respond doon sa requirements o kahit sa trabaho, pag nag-apply ka, failed. O sinasabi naman nila, failed ka, hindi ka tatanggapin. Diba ba? Pag ikaw ay nandigaw, di ka sinagot, failed ka. Aray! Diba ba? So ang dami nating experiences ng failed. Pero sa isip natin, yun ang nasa isip natin, diba ba? Pag failed, wala nang pag-asa. Bagsak na eh. Wala nang pag-asa. Pero,
In psychologist, ang ibig sabihin ng fail is first attempt in learning. Matandaan niyo po ha, first attempt in learning. Ibig sabihin, pag nagkamali kang isang beses, it's about learning. Magkamali ka ulit, it's about learning. Another step of learning. Pero hindi ko sinabi na kailangan magkamali ka ng magkamali. No? Dumadating sa buhay natin na tayo ay nabibigo, nagkakamali tayo. Pero dalhin natin yung ating sarili outside our comfort zone as first attempt in learning. Na meron tayong pananaw na tayo ay merong natutunan at merong transformation at merong changes sa ating buhay. Amen po ba yon? So, sabi po sa isa pang quotation na akin pong nabasa, you are not defined. Oh, ito sa books of Romans chapter 8, verse 38, rephrase po natin, you are not defined by your mistakes. You are defined by God. He loves you no matter what. Amen. No? Minsan, kapag ang tao na failed, kapag ang tao nagkamali, di ba, iba na yung pananaw natin sa kanya, iba na yung tingin natin sa kanya. Ang sama na ng tingin natin sa kanya. Pero iba ang tingin sa atin ng Diyos. Kasi sabi niya, you are defined by God. Hmm? Kahit anong mangyari, ang pagmamahal ng Diyos, hindi magbabago yan. Huh? Nung ikaw ay nagkamali, mahal ka ng Diyos. Nung ikaw ay bumalik, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi yun magbabago. Ikaw yung nagbabago. Huh? Tama po? Hindi ang Diyos ang nagbabago. Ikaw na ang hindi nagbabago. O ikaw yung nagbabago. Mga lang pananaw, ikaw yung nagbabago ng iyong pagmamahal sa Diyos. Number four. Five lang po ito. Don't settle for the commonplace just to avoid stepping out of your comfort zone. It's too big a price to pay. A price to pay. O, tama po, di ba? Huwag kang mag-stay dun sa nakasanayan mo na. O, palitan natin yung commonplace na sinasabi. Don't stay on the uso side. O, anong uso ngayon? Uso ngayon, paiklian ng damit. Uso ngayon, palitan ng asawa. Kita nyo, manood kayo ng TV, ng mga telenovela. Uso ngayon, mga awiting, ang ganda ng tono, pero hindi mo alam kung anong ibig sabihin nun. Pash, pash. Oh, pash, 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 pash. Ah, diba? Ano ba yun? Pash, 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 pash. O, kanta ka ng kanta, sayaw ka ng sayaw, di mo naman yung naiintindihan. Oh, just to avoid stepping out of your comfort zone. Huwag tayong humilera doon sa, ito ang uso, ito ang trending. Anong uso ngayon? Uso ngayon yung siraan, di ba? Uso ngayon yung nag-aaway sa Facebook. Di ba? Uso yun. Nag-aaway sila sa Facebook. Dinala pa nila yung away nila na mag-sweetheart sa Facebook. Dinala pa nila yung kanilang pagpapalitan ng masasakit na salita sa social media. Di ba? Kahit Kristiyano, nangyayari yan. Tapos, uso ngayon yung emote ng emote sa FB, mababasa mo na lang, ano? Yung my day niya, pag tinignan mo yung my day niya. O, emote ng emote. Di ba? Sa Facebook, usong-uso na din ngayon yung, ano, yung dati magkakampi. Eh ngayon, nag-aaway na. Galit na sa bawat isa. Laglagan na sila. Oh. Ba, yun ang uso ngayon. Ano pa yung uso ngayon? Sige nga po, mag-type nga po kayo dyan. Comment ano po yung down comment down below. Ano pa ba yung mga uso ngayon na nakikita natin, na nangyayari sa paligid natin, o sa loob ng tahanan, ano ba yung uso ngayon? O uso sa mga hindi nakakaunawa ng salita ng Panginoon. O anong uso ngayon?
uso sa Kristiyano at uso sa hindi Kristiyano. Diba? Ano ang uso sa Kristiyano ngayon at ano ang uso sa hindi Kristiyano? Nasaan tayo doon, mga kapatid? Nasabi po, for the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. Deuteronomy chapter 20 verse 4. Amen. For the Lord your God who goes with you and fight with you. So hindi na kailangan ikaw mag, hindi na kailangan tayong iparating yung ating nasa isip at nasa damdamin at nasa puso sa FB. Huh? Sa social media, hindi na kailangan doon. Eh, yun nga yung sinasabi ni, ano eh, ni Apostol Pablo eh. Huh? Na ang sabi niya dito, binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw ng magtrabaho. Huh? Kalain niyo po yun. At walang inatupag kundi makialam sa buhay ng may buhay. So, anong ibig sabihin nun? Eh, yung buhay mo nga, hindi mo na naiintindi. Papakialaman mo pa yung buhay ng iba. Di po ba? Oh, hindi ka na nga magkamayaw dun sa problema mo. Papakialaman mo pa yung buhay o yung problema ng iba. Maliban lang kung humingi sa'yo ng counseling. O yun. Pagkakataon mo na yun. Pagkakataon na natin yun. Para makapag-share ng Word of God at makatulong sa Kanya. Pero kung walang abog-abog, umingi sa iyo ng panalangin, ayun na, naisiwalat na kung saan-saan na pumunta. Yung mga taong hindi naman sabi sa amin yung walang kinalaman, nasasali na. So yun yung binabanggit ni Apostol Pablo, paano lalago? Sabi niya, paano lalago kayo mga taga-Tesalonica? Eh, wala kayong inatupag kundi pakialaman ang buhay ng iba. Akalain nyo, hindi nyo naman kilala si Coco Martin. Diba yung Coco Martin natin, di po ba? Kilala nyo yung kusino. Diba? Papakialaman mo, hindi, wala naman yung kinalaman sa buhay mo at sa paglago mo. Di po ba? So, ang ibig sabihin lang ni Apostol Pablo dito, tayo mag, sabi niya, maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. O, samantalahin daw na pagsasagawa ng gawain sa paggawa o huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti. So, ano lang ang nasa isip natin? Ito ay pagsasagawa ng mga bagay na nakakaluwalhati sa Panginoon. Nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At what are those things na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Na ito sa sarili mo, ito ang paunlarin mo. Ito ang pagyamanin mo. Huh? Huwag mo nang pakialaman yung buhay ng iba o buhay ng may buhay. Diba? Kung minsan kasi tayo, sabi nga ang balita ay may tenga, tama ba? Oh. Minsan nadagdagan na, isa lang naging tatlo, yung tatlo naging lima. So ang dami nang nadagdag pag na-rephrase na. Iba nang ibig sabihin noon. Di po ba? So ganun na nangyayari sa atin, kaya nagiging magulo ang buhay. O yun ang babala ni Apostol Pablo, mag-ingat tayo. Paano tayo makikitungo sa mananampalataya at hindi mananampalataya? Baka kasi baka balikan tayo ng mga pagkakataong ito. Number 5. Leaving your comfort zone ultimately helps you to deal with change and making change in much better way. O, ito maganda. Huh? Leaving daw, ang iwanan mo yung comfort zone mo ay ito ang higit at tiyak na makakatulong sa atin tungo sa pagbabago. Kasi pag nag-stay ka doon, kagaya na sinabi ko kanina, pag nag-stay ka doon sa comfort zone mo, may Shopee pa, pag nag-stay ka doon sa comfort zone na kinalalagyan mo, walang pagbabago at walang paglago
There is no change, there is no growth if you will stay in your comfort zone. At ito makakapagdulot sa atin ng much better way. Kagaya nga na sabi ko kanila, if you will stay in your comfort zone, eh baka may meron pang mas mabuti, eh ayaw mong lumabas dun sa comfort zone mo. Eh may mas mabuti palang binibigay sa iyong kalooban ng Panginoon, eh hindi mo yun mararanasan. Di po ba? So life transformations are all about change. Each time you transition, each time you transition, you move to another level. O, di ba? Sabi ko kanina, much better way, merong changes, at merong another level. Ano ba ibig sabihin ng another level? Sa bawat company, meron pong mga position, di ba? Kung ikaw ay boss, kung ikaw ay manager, ikaw ay supervisor, ikaw ay member or leader. O sa amin po, merong principal, merong, ang principal po ay may principal 1, 2, 3, 4. Sa master teacher ay 1, 2, 3, 4, I think hanggang 7. Ang teacher ay ganun din, may level-level din. O, teacher 1, teacher 2, iba-iba po yung position na yon, yung level, no, iba-iba din po ang sweldo noon. So, ibig sabihin lang, baka ang tagal mo na sa Panginoon, nandun ka pa rin sa level 1. Hello po? Nasaan na po tayo? Nasa level 1 pa rin po tayo? Hanggang ngayon, tinuturo pa sa'yo kung paano mag-pray? Hello po? Saan po tayo? Sa level 2? Na hanggang ngayon, itinuturo pa rin sa'yo ang giving? Hello po? Nasaan na po tayo yung level natin? Na, 5 taon, 10 taon, hanggang ngayon tinuturo pa sa'yo kung paano mag-pray sa pagkain, paano magbasa ng Biblia. Ang tagal mo na sa Panginoon. Nasaan pong level na tayo, mga kapatid? Inevitably, this life transition transforms you. Meron na bang nagaganap na continuous, continuous changes or transformation or transitions, iba po yung transition do sa transformation na sinasabi. Yung transition po, simula dito, lumipat ka, umalis ka doon sa dati mong kalagayan, yun po yung transition. Kung meron kang transformation, meron kang changes, dapat ang kasunod ay may transition. At pagkasunod nun, ikaw ay magle-level up na. Nasaan na po tayo ngayon? Baka hanggang ngayon, nasa level 1 pa rin tayo. Sabi po, God sometimes take us into troubled waters, not to drown us, but to cleanse us. Do you agree with that? Ulitin ko po. God sometimes takes us into troubled waters, not to drown us, but to cleanse us. Amen. O, minsan daw, dinadala tayo ng Panginoon dun sa troubled waters. Ano po yung troubled waters? Diba? Yung daluhong na, ano? Yung malakas na alon. Mabagyong alon ng tubig, hindi para malunod ka o mamatay ka o malunod ka. Hindi po yun ang purpose. Ang purpose nun is to cleanse us para malinis ka, maging malinis ka. Hindi para lunurin ka ng pagsubok. Kasi ganun ang nangyayari sa atin eh. Ang dami nating nagiging tanong at bumibitaw tayo doon sa faith natin kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Nakala natin, nilulunod tayo ng Diyos. Bakit ganun? Pag matatapos na ng pagsubok, meron na namang kasunod. O ay, pagkatapos ito na lang, meron na namang kasunod. Bakit kaya, ano ba, hindi ba ako mahal ng Diyos? Pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi po yun ang purpose niya. Ang purpose niya is to cleanse us. Kasi, aminin niyo't hindi, pag dumaan kayo sa pagsubok, pag dumaan kayo sa problema, at nalagpasan mo yun, tinuturuan ka ng Diyos paano magiging purified o malinis ang buhay mo.
Kaya kung dumadanas ka ng gano'n, nililinis ka ng Diyos, kapatid, mga magulang, nililinis ng Diyos ang buhay mo. Ayaw ng Diyos na maging marumi ka. Tama po? So, meron po ako dito, bago ako magwakas, meron po ako dito mga example. Meron po tayo din tinatawag na comfort challenge. Sabi ko kanina, kung mag-stay ka sa isang lugar, kung mag-stay ka sa isang lugar, you will not grow. Tingnan natin yung mga example natin dito. Comfort, ano tayo? Comfort zone challenge tayo. O, pumunta ka sa isang restaurant o sa isang kainan. Every time na pumupunta ka sa isang kainan, yun at yun ang ino-order mo. Tuwing pupunta ka doon sa restaurant o kainan na yun. Yun at yun ang ino-order mo. Eh, kasi favorite mo ito eh. O, pansit canton. Every time na papasok ka doon, pupunta ka, wala kang ibang ino-order. Kasi masarap yung pansit canton nila. Yun ang ino-order mo. So, alam mo na yun. Sarap na sarap ka doon sa pansit canton na yun. Pero hindi mo, nasubukan mo na ba na umorder ka nung pagkain na iba sa ino-order mong pansit canton? Paano mo masasabing masarap ang mga pagkain doon sa restaurant na yon kung hindi mo nasubukan ng lahat ng pagkain na meron sila? So, hindi ba magandang order something new at your favorite restaurant? Di mo ba? Minsan, ako ganun eh. Kung ano lang yung kilala ko na pagkain, yun lang ino-order ko. Di mo ba? Pero hindi mo alam na meron pa palang ibang pagkain doon sa restaurant na yun na mas masarap. Na hindi mo ino-order doon sa restaurant na yun. O, example lang po yun, ha. Try pa po tayo. Marami po ito, pero pipili na lang po tayo ng iba. Aha. Pili lang po tayo. Tingnan mo. Sige, Angie, ikaw, pumili ka dyan. Nababasa niyo ba? Nababasa niyo po ba? Oh, ito, yung isa. Simple lang to. Take a new way home. Ayan. Di po ba? Tayo, pag umuwi tayo sa bahay natin, kung saan tayo sanay dumaan, doon lang tayo lagi dumadaan. Di po ba? Pero hindi mo alam, merong iba palang shortcut para mas madali ka makakarating doon sa bahay mo. Di po ba? Kasi nasanay yung, dito ako lagi dumadaan eh. O, doon sa, malapit doon sa bahay ng crush ko. Kaya doon ako dadaan. Pero hindi mo alam na meron palang shortcut na mas malapit at hindi madilim, maliwanag yung dadaanan mo kasi sa dating mong dinadaanan. So, isa po yun. Sample lang po. O, ito. Get a pedicure. Kasi marami, kayo po ba, lagi, kayo po, naka-experience po ba kayong na-pedicure sa salon? O, sa ano yon, sa yun nga sa salon o yung sa spa o sa nail spa, na try niyo na po ba na ang tawag dito na natanggal yung ingrown nyo? Kasi sila, pag ako naglilinis, hindi ko natatanggal yung ingrown ko, pero pag pinalinis mo sa iba, natatanggal nila yung ingrown mo at ang sakit matanggal ng ingrown. So, isa yun, kasi komportable ka na, ikaw lang yung naglilinis sa'yo. Pero kung ang iba maglilinis sa'yo, doon mo malalaman na, ay, ang sakit pala na may ingrown at masarap na matanggal yung ingrown. Di po ba? So, isa yun. Aha. Sige po, isa pa po. Last pa. Kung meron pa po tayo dito, pwedeng... Tama. Ano? Get to know someone new. New ano? Get to know someone new. Okay. Bagong kakilala. Okay. Get to know someone new daw. O, yan yung napili ni Angeli. Baka ang lagi mong kinakausap, yung kinakausap mo na lagi. For example, siguro ito sa church. Diba? Baka meron pang iba pang tao na pwede mong kaibiganin para madala mo naman siya sa Panginoon. No, 'di ba? 'Yun yung isa pa doon.
Meron pa ba kayong ano dyan? Ito challenging. Ano? Go without technology for a day, a week, a month. Challenging. Ay, saan banda yun? Ayan, yan, yan. Gusto ko yun i-ano. Saan banda yun? Sa gitna, ma. Ah, ito. Go without technology for a day, a week, a month. Nako. Nako. Oh, ito. Challenge ko lalo na sa mga kabataan. Ulitin ko, ha? Go without technology for a day, a week, a month. Ah, ito. Pinag-usapan namin to ni Daybreak, eh. Oh, challenge. No cell phone in 1 hour. Eh, kaya. Get. No cell phone at 2 hours. Kaya. For 3 hours, kaya. For half day, hindi na kaya. Sabi niya. Yun ang sabi po niya, hindi na kaya, mama. O, tingnan nyo, half day pa lang yun. O, mag-challenge tayo. Outside your comfort zone, no cell phone during church service from 10 to 12. No cell phone. Cell phone challenge. Challenge. May kasi ang challenge dito, go without technology for a day. The whole day. O the whole week or the whole month. Kaya po ba? Marami sasagot dyan, hindi kaya. Ayun nga po. Mahirap po talaga. Yung a day pa lang, hindi na kaya po yun sa akin pong palagay. Isang araw na hindi magse-cellphone. Hindi po ba? Kaya nyo po ba? Sige nga po, mag-comment nga po kayo. Mga nandyan sa ano. Go without technology for a day. For a month. For a week. Kaya po ba? May nag-comment ba? Kaya? Walang nagko-comment. Ayaw nila mag-comment. Kaya po ba na go without technology o a day na lang po, a day. A day. Kaya po ba? Comfort zone challenge po yan sa atin mga Kristiyano. At yung araw na yun, ilalaan mo lang sa pagbabasa ng Biblia at ilalaan mo sa pananalangin. Without cellphone. Ang una kong i-challenge dyan, si TG, tsaka si, ang aking inaanak na si TG, at tsaka si Daybreak. Mag-comment. Ano, nag-comment. Hindi kaya, Tita Rose, si Tito, ano, Tito Baki. Oh. Diba? Hindi kaya. Ate Eva. Pero ilalaan yung sarili sa pananalangin pagbabasa ng Biblia. Ate Eva, a day. A day. Ate Buen, a day. A day, kaya, a day. Kaya a week. Pastor Mark. Pastor Mark, kaya daw po. Kaya. Eh, si Sister Jean. Yan. Kaya daw. Yan. Kasi yan na yung ano natin eh. Comfort zone natin eh. No? Na talagang nakikita ko ngayon, comfort zone natin at nagiging essential talaga natin yung cellphone, yung gadgets natin. Na minsan ito yung nagtutulak sa atin para agawin yung ating personal or spiritual experiences with the Lord. Napaka-helpful nito sa atin, tama po yun. Ang cellphone, ang gadgets, napaka-helpful. Kasi lalo na po ngayon, pandemic, napaka-helpful niyan. Kasi hindi tayo makakapaghatid ng salita ng Diyos kapag wala tayo nitong technology. Pero ito nakakalimutan natin, no? Mga kapatid, yung discipline sa ating mga sarili, sa paggamit nito. Saan natin inilalaan ang mga bagay na ito. So remember, leave your comfort zone to arrive at success. Zone. So, kung iniwan mo, if you live, start begins living in the comfort zone, try to arrive, you will arrive at success zone. Magiging matagumpay yung buhay natin. You will grow, you will have success in your life if you will leave your comfort zone. Kasi baka meron pang mas better way na
plano ang Diyos sa iyo ay nahahadlangan because of your staying in your comfort zone. Amen? Nawa po ay napagpala tayo ngayong gabi at kagaya nga po ng mga nabanggit ko po, let us try ourselves, challenge ourselves into something new, not to worsen ourselves, but to have a joyful and memorable experiences in the presence of the Lord. Amen? So God bless you po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Let's pray. Father God, we thank you for this opportunity in serving you through sharing and hearing the word of God. Salamat po sa inyong mga salita na aming pong pinag-aralan at naway magbukas ito sa aming mas malawak na pananaw upang makita po namin ang plano mo sa aming buhay. Not to quarantine in our comfort zone, O God, but for us to see the opportunities outside our comfort zone. Nasa aming paglabas, nandun yung pag-level up, nandun yung transformation, nandun yung transitions, Panginoon, sa aming buhay. Na nawa na ipangangaral ang salita mo at nakikita at the same time sa aming po mga buhay. Pagpalain mo po ang kasama po namin sa gabing ito, ang bawat nakatunghay sa aming stream yard na ito. Ikaw po magpala at anuman ang kanilang mga prayer requests tonight, Lord. I pray that you answer their prayer, O God, and may you with us in our everyday living, everyday activities, O God. At ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng mga kapahayagan, lalo na po sa amin pong mga leaders, sa amin pong Bishop Dante Apostol, ang kalakasan, ipagkaloob mo po sa kanya, gayon din sa amin mga pastor, sa amin mga leaders, sa bawat elders, sa bawat ministers mo, Panginoon, gayon din ang music team, we pray, O God, ang anointing mo na sa kanilang paglilid ay tunay na magkaroon ng motivation and spiritual growth sa bawat isa po sa amin. Ang total commitment ng bawat isa, lalo na po ang darating po naming mission sa buwan na ito, ikaw po ang mag-provide, ikaw magpala sa bawat isa na kami po ay maging instrument not only in prayer but also in finances, O God. Salamat po sa inyong mga anak na kasama po namin sa gabing ito. We pray, Lord, for our country, for our president, all the government officials, O God. Ang trabaho ng bawat isa ay pagpalain mo upang kami maging katuwang, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Ganon din po, Panginoon, ang bawat komunidad na amin pong kinalalagyan na kami po ay maging patotoo at maging buhay na pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na nakasama namin ngayong gabi, ang merong mga karamdaman ay iyong hawakan, Panginoon, bigyan ng kalakasan at kagalingan sa gabi pong ito. Salamat po sa inyong presensya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, everybody say amen. Amen po. God bless you po sa inyong lahat. Shout out po tayo kasi live naman po tayo. Ngayon po, binabati po natin ang lahat ng natin pong nakasama ngayong gabi. Pastor Anthony Kamalig and family, Pastora Sally, Sister Jean, Bautista family, si Ate Buena, syempre, nandyan lagi yan. Si... Sige po. Ayan, may mga sagot po doon sa mga tanong ko. Ayaw ni Lord na nandun tayo palagi kasi papaano natin naabutin ng ibang tao at walang paglago sa comfort zone. Amen. Totoo po yun. No growth, grow in, ano. Magandang gabi po, Sister Adet Reyes. Mm-hmm. Ayan po, si Ate Evelyn, nandiyadyaan. Comment si Ate Evelyn. Di mo ma-achieve yung gusto mo pag failed. Opo. You try again. Learning failed means pash, pash, pash. Opo, ayan. Ang ano po, Tito ni Angeli. Si Tito Baki. Ay, Tito. Si Tito na nasa ibang bansa na yata yan ngayon. Sa Saudi Arabia. Ayan. Hindi ako nagkakamali. Meron na po tayong nasa Saudi Arabia na nakakasama sa ating pong live.
Pati-pati. Bakit may tulpo? Ano daw yung uso ngayon? Di ba tinanong Oo. mo? Mama? Oo nga. Diba? Pag konting away lang na ano eh, tulpo tulpo? agad. Mga Kristiyano talaga. O, oh, Tita Rose, bakit may Shopee? Kay Anjali po yun, yung cellphone niya. Sagot ni Pastor Mark. Yung cellphone po ni Anjali, naka-open sa Shopee. Okay. So, oo nga, yung ano, uso ngayon, ako, wala nang inatupag, kundi lagi may kakatok sa bahay, pag hindi Lazada, Shopee. Ayan, nakakahiya. Ano yan? Meron yan sa taas, na comment. Nakahiya namang aminin. Ano? Pero yun talaga ang totoo. Hindi mo masabi kung anong level ka na sa pananampalataya. Oo nga, yun. Siguro, sasagutin na lang natin yun eh, between you and God. Kung saan level na tayo sa ating faith. No? Ma, sa akin to? Shout out po sa Muntin Lupa, si Kuya Ricky. Kuya Ricky Peros. Ayan po. Nagkarlan and Kabuyaw. Kasama din po natin ngayong gabi. Ang Rivera family. Mama Ningning, si Ate Maay. Kuya Nick, nandyan. O, laging nandyan yan. Ako, napakasisipag manood yan. Kaya lubos-lubos ang pagpapala ng Panginoon. Ma? Okay na po yun. Yan. Meron pa po ba akong hindi nabati? Ah, oo nga. Siyempre, kailangan batiin ko talaga to. Si Pastor Dante. Hindi mawawala sa pagbati yan. No? Pastor Dante, alam ko nanonood yan. Nakikinig sa atin pong ano, stream yan. Sa ating FB Live. So, ngayong gabi, mas... alam ko po ang kagalakan ay sumaating lahat, ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. At magkita-kita po tayo on Sunday sa pag-aaral muli ng ating pong talakayin ng freedom from your comfort zone. Amen? Naway patuloy tayong lumago at pagpalain ng Panginoon. God bless you po. We love you with the love of the Lord. God bless you po sa inyong lahat. Good night po. Happy dinner, dinner po ngayong gabi at sa Sunday po magkita-kita po tayo. Sa yung po mga ano, magpapa-schedule po na mag-a-attend po ng face to face. At lagi po kayo mag-antabay sa atin pong live every Friday and every Sunday po. Ayan po, ako po yung nakasama, Sister Rosie Valenzuela, nagsasabing The Lord is good. Amen. God bless you po.